Ngayong araw, pag-uusapan lang natin ang carburetor. Hi everyone, I am Dio Batangueño and I create videos of my rides, builds, and restoration of two-stroke motorcycles, especially a Honda Dio. If you like contents like these, please subscribe to my channel. Let's start! Ikwento ko lang sa inyo paano ako maglinis, magtono. Disclaimer muna tayo, hindi po ako ekspertong mekaniko. Ako po ay DIY guy lang din. Destroy it yourself, sabi nga ni Papi Ramon. Isa sa misconception ng iba, lalo na ng mga bago sa pagmumotor, is yung akala nila ang carb tuning ay ito lang, yung hangin dito at saka itong idle. So hindi po, it goes beyond that. Hindi lang dito ang carb tuning. So ang primary goal talaga or ang ultimate goal ng carb tuning is that habang pinipiga mo yung throttle from idle to fully open wide throttle, dapat yung power delivery ng makina mo is consistent, papataas ang RPM. Dapat walang lag time. Dapat dire-diretso yung galit ng makina mo from idle hanggang wide open throttle. So paano mo na-achieve yun? Dapat from idle up to wide open throttle, laging tama ang ratio mo ng hangin at saka gasolina. So doon mo itotono ngayon yung carbs. So nagiging basihan mo yung RPM, yung increment ng RPM hanggang wide open throttle. Doon mo ibinabase kung tama yung balanse ng hangin at saka ng gasolina. Bali, ang setup ng aking pong makina ay 50mm na block, tapos 43.2 ang aking sigunyal na stroke. So ang aking carburetor po ay 21mm. So yun po ang aking setup. Gumagana naman po siya ng maayos kahit papano, nakatono. So pakita ko sa inyo yung plug reading. So ang average ko po dito mga 28 kilometers per liter. So kalasin ko yung aking spark plug para inyong makita. So ito po sa current setup ko, medyo maitim pa nga yung spark plug. Ayan po, medyo may konting brown yung pinaka nakabaluktot na nabakal sa dulo, pero yung mismong spark plug, yan, maitim. Indication po yan na na-reach pa yung aking tuning. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout kay Elmar Manuel ng Lawag City, Ilocos Norte. Salamat po, ang layo nito ha. April Joy Yadaw, Ilocos din po. Bryle KDL, may channel din po siya about Dio, kindly subscribe sa kanya. Princess Valerie Alfaro, Blue Stocks, at kay Ilrich Cayetano of Libo, Batangas. Shoutout din kay John Mark Villacorte. Shoutout sa Tuti Virus Philippines, Team Taal Lakeside, at Batangas Scooterista. Thank you. Ito po yung ating carburetor, 21mm. Ito po yung sinusukat dyan, yung butas po dito sa gitna. Mapapansin nyo yung carburetor natin, malaki yung butas dito. Tapos pag pumunta dun sa may gitna, lumiliit, may parang konting liig. Okay, so ang tawag po dun, yun po yung Venturi. Yun po yung Venturi effect na sinatawag sa carburetor, So malaki, paliit, masasakal lang konti yung hangin. Tapos paglampas niya doon, bigla siyang bibilis. Bibilis yung flow ng hangin. Tapos itong kabila na to, sa intake stroke, vacuum po ito. So yun pong vacuum na yon at saka yung pagbilis ng hangin dito sa may liig ng carburetor, yun po yung humuhugot ng gasolina doon sa ating jettings dito sa ating main jet dito. Bago po kayo magtono ng carburetor, siguruduhin po muna natin na ang makina natin
ay nasa running temperature. Ibig sabihin medyo mainit ang makina. Kasi po, pag yan po itinuro natin na malamig, pag uminit po ang makina, mapapansin nyo magbabago ang kanyang minor, magbabago ang kanyang tuning. So yun, mas maganda po painitin natin ang makina bago magtono ng carburetor. So okay lang na paanda rin siya na hindi pa nakatono yung carburetor. Basta handayan mo lang na maandar na naka-idle para uminit. Tapos saka kayo magtotono ng carburetor. Isa pang mahalagang point, dapat yung ating float height ay tama ang setting. Kasi pag hindi tama ang setting ng float height, mahihilo kayo ng katotono dito. Hindi nyo makukuha maayos ang tuning. So ito yung slide natin. Kakalasin natin siya dito para mas makita nyo. Binuo ko muna yung carburetor, kinabit ko yung slide tsaka yung spring para mas makita nyo pag ina-adjust natin ito yung idle screw. Ayan, ito yung nag-a-adjust ng minor. Ito naman yung sa air screw, yung adjustan ng air fuel ratio sa pilot jettings. Itong butas na to para to sa choke. Okay, pag naka-choke kayo, sumasara yan para mas maging rich yung gasolina pag cold start. Ito yung adjustan ng hangin So yan, pag yan ay nakasagad ang sara. Ayan, pag sinagad na ganyan, sumasara po itong butas na to. Okay, so ibig sabihin, pag binawasan mo yung pasok ng hangin dito, mas nagiging rich yung iyong setting ng air fuel ratio sa 1/4 ng throttle. Okay, pag ito ay binuksan nyo na ganyan, magkakaroon ka ng opening dito. Okay, pag binuksan nyo to, magkakaroon ka ng opening dito, dadami ngayon yung hangin. So, mas nagiging lean naman. So, ito yung binabalanse para sa ating pilot jet. Okay, yun po ang nagdidikta ng air fuel ratio sa hanggang sa 1/4 na ikot ng ating throttle. So, ang pagtotono po nito, itong air mixture screw. So, sa akin po, ang ginagawa ko, is ineset ko po yung idle screw kung saan po yung slide niya ay tamang naka-engage lang. Kumbaga, pinaangat ko lang ng konti yung slide. Doon ko po isineset itong idle screw. Pagkatapos, dito na po ako nagagalaw sa air mixture screw. Tinitingnan ko kung saan stable or kung saan maganda na yung minor ng motor. So, kapag po nag-adjust kayo, kung nagtotono na po kayo dito, ang ideal po, ang ginagawa ng iba, fully close siya. Okay. Tapos, binubuksan ng isa at isa't kalahati. So, yan po yung ginagawa nilang starting point. Tapos, sinasara na lang nila ng konti o pabukas. Depende kung saan mag-stable yung minor. Ngayon po, kung nag-stable ang minor sa halos sarado na yung inyong air mixture screw. So, ibig sabihin, sobrang konti ng hangin na pumapasok dito. Ibig sabihin, masyado pong maliit ang inyong pilot jet. Pwede po kayo magdagdag ng pilot jet. Ngayon naman, kung sobrang halos fully open na siya, halos matanggal na yung screw, at sa ganyang setting kayo nag-stable ang minor, ibig sabihin, madaming hangin ang pumapasok dito. Okay? Ibig sabihin po nun, masyado pong malaki ang inyong pilot jet. Ito po ay pinihit nyo ng pa-clockwise, tataas po yung slide, tataas ang minor. Pag pinihit nyo pa-counterclockwise, so hindi siya mag-engage sa slide, kukunti, mabas mababa po ang ating minor. Okay, so dito po yung pasok ng gasolina. Tapos, ito po yung ating linya ng power jet. So, ang power jet po ay parang supplemental fuel kapag tayo ay naka-fully open na yung throttle. Okay, so pag halos fully open na yung throttle mo, may umaakyat po na gasolina dito. So, may dagdag pa na fuel kapag nakasagad na po ang ating throttle.
yan. Bato. Medyo. So, ito po yung ating main jet. Ito yung ating main jet. Ito yung ating pilot jet. Okay? So, tapos ito naman po ang ating float. Ito po yung sinasabi kong float height, ano? So, sa akin po, ang ginagawa kong setting, pag ganitong nakabaligtad yung carburetor, pinaparallel ko na lang siya dito sa labi ng carburetor. Okay, pag ang inyo pong carburetor ay nag-o-overflow, so pwede po kayong mag-adjust ng float height. Ibig sabihin, punong-puno itong inyong baso, kaya siya ay umaapaw. Or po pwedeng sira na yung inyong pinaka needle dito, yung needle valve, yung nagsasara doon sa papasok ng gasolina. So tanggalin po natin para mas makita ninyo. Meron po yung nakasabat lang na bakal dito. Yan, tanggalin natin. Okay. So, yan. Nakikita nyo po ba? So, ito po yung tumatakip dito sa butas na to. Kapag mataas na po ang level ng gasolina sa baso, lumalapat po siya dun para wala na pong gasolina pumasok. Hindi na po mag-overflow. Ngayon po, kung masama na itong dulo na to, yan, ayan, pwede pong mag-overflow na pagpangit na ito. Tapos, ito naman pong float height na sinasabi ko. Kung gusto po ninyong pababain ang float height ng carburetor, pabaluktutin nyo po pababa ito. Ito pong bakal na itong maliit sa gitna. Yan. Titingnan nyo patagilid. Ayan siya. Pag gusto nyo pababain ng float height, babaluktutin nyo po yan pababa. Kung gusto nyo pong pataasin, itataas nyo po yan. Okay, so ano bang epekto kapag masyadong mataas ang float height? Pag masyado pong mataas ang float height, posible nga po na mag-overflow. Pag masyado naman pong mababa ang inyong float height, pwede pong kapusin sa gasolina dahil hindi kinakapos ng higop yung carburetor galing doon sa baso pag masyadong mababa yung level ng gasolina sa baso. So yun po. So kaya po sabi ko, kapag bago kayo magtono, maganda ay nasa tama yung float height para hindi kayo mahirapang magtono. So yung ako, ginagawa ko, pinaparallel ko na lang yung guhit ng float dito sa labi ng carburetor. Nalinis ko na po yung ating main jet at saka pilot jet. Hindi ko lang napansin, hindi pala nagre-record, ano. So, napansin ko lang nakakabit na yung jetting. So, tinuloy ko na lang. Very basic lang naman yung paglilinis po ng jettings, ano. So, kakalasin nyo lang yung jets. Kung meron kayong high pressure air, bubugahan nyo lang yon para sigurado. Tapos, kung wala ho kayong high pressure air, ang ginagamit ko pong panlinis nung maliliit na butas doon ay ano, pwede po ang kwerdas ng gitara, yung pinakamanipis. Lusot na lusot po yun doon sa mga butas ng ating carburetor. Ano. Kung merong matitigas na bato o dumi na namuudon, kayang-kaya po yung tanggalin. Okay? So yan, buuin na natin yung ating carburetor. Ano. Yung high pressure air, bubugahan nyo lang yung mga jettings at saka itong mga passageway na ito at saka itong pasukan ng gasolina. Okay, so yun po. So ayan, buo na siya. So punta naman tayo dun sa karayom, ano, po yung tinatawag natin na slide, ano. Andiyan po itong ating karayom, yung needle. So tanggalin lang po natin. Okay. So yan po, kung mapapansin nyo, yung karayom natin, meron po siyang mga groove or slot, ano. Tapos meron siyang parang nakapaikot dito parang circlip, ano. So, ang ibig sabihin po niyan, so,
ako ay nakalagay doon sa pangalawa mula sa baba. Ito po, nakabaon po ito doon sa gitna ng carburetor natin. Ano? Ito pong karayom na to, ito ang nagdidikta ng dami ng gasolina sa mula 1/4 na pihit ng throttle papunta hanggang 3/4. Pag po itong pinaka-circlip na ito ay nasa mababang slot. Okay, pag nasa mababang slot nitong groove na ito ng karayom, big sabihin po, mataas ang setting nitong inyong karayom. Okay, so ibig sabihin, mas maraming gasolina ang inaalaw niya na lumabas doon sa main jet. Okay, so ibig sabihin, mas rich yung mixture mo. Okay, so kapag ito naman ay itinaas mo dito sa mataas na groove, so ibig sabihin, mababa ang setting mo ng karayom. So mas lean, mas kokonti yung gasolina na lalabas doon sa main jet. Paano mo mararamdaman ngayon yung paano mo ngayon itotono to kung saan mo ilalagay? So ang sagot ko po doon ay di magpa-plug grid po tayo. Titingnan natin kung anong itsura ng ating spark plug. Okay? At saka pakikiramdaman natin yung hatak doon sa hanggang sa mga kalaghatian nung pihit ng ating silinyador. Kung siya ba ay kinakapos o kung siya ay nalulunod. So yun, kakapain nyo po yun. Yung sukat ng main jet, pakikiramdaman nyo kapag naka-fully open kayo ng throttle kung siya ba ay kinakapos o kung siya ba ay nabubulunan sa gasolina. So ito pong manifold, siguraduhin nyo po na walang singaw. Ano? Sa pagka po yan ay may singaw, may tendency po na mag-wild yung inyong motor, mag-wild yung inyong RPM. Paano mo malalaman kung tama na yung tuning ng carburetor mo? So pakikiramdaman mo yung takbo ng makina simula idle hanggang sa ma-fully open mo yung throttle. So dapat hindi humahagok yung makina. Dapat tuloy-tuloy yung galit niya ng RPM, papataas ng papataas. Kung pagdating mo sa cruising speed mo, sa cruising speed, halimbawa yung 1/4 to 3/4 na pihit ng throttle, pag doon merong naglag ng konti, humagok ng konti yung makina, ibig sabihin nun, mali yung tuning mo ng karayom. Tapos pag halimbawa, wide open throttle ka na, may hagok din, parang nabibitin, ibig sabihin nun, yung main jettings mo na sukat, pwedeng sobrang laki or sobrang liit. Ngayon, pakikiramdaman mo ngayon yan. Ang isang experience na mekaniko, o kapag kabisado mo na yung motor mo, alam mo yung tunog ng humahagok na bitin sa gasolina, at alam mo rin yung tunog ng sobra sa gasolina. So, experience po yan kung gusto mong i-DIY. Pero yung mga mekanikong matagal na, kabisado nila sa tunog pa lang kung sobra sa gas or kung kinakapos sa gas yung motor mo. Okay, itong 2T scooter, napaka-tricky nito sa pagtotono. Ano? Mas madali actually na itono yung 2-stroke na manual transmission kumpara dito sa 2T scooter. Ano? So kapag nagtotono ka ng carbs, siguraduhin mo na okay din ang tono ng panggilid. Kasi kung sablay ang panggilid mo, kahit anong tono mo dito, malilito ka pag ito hindi maganda ang pagkatono. So yun, oobserbahan mo lahat. Sakal ba yung tambutso ko? Okay ba yung pang-tono ng panggilid ko? Kasi kapag may isa doon ang sumablay, malilito ka, mahirapan ka sa pagtotono ng carburetor. So ang 2T scooter talaga, halos lahat titingnan mo. Iisipin mo talaga, gagana yung utak mo, saan ba may mali, saan ba may kulang kapag nagtotono.